Manok nyo ba ay laging nasa labas yung hen mag-iitlog? Ayaw pumasok sa itlogan. Ang ibig sabihin, kaya hindi siya papasok dyan sa itlogan niya, hindi siya komportable. Kaya kailangan yung lagyan ng malambot na bagay. Pwede rin basahan. Ayan. Ayan. Pasok na natin yung mga itlog niya. Ayaw pumasok sa kulungan niya. Pagkatapos, may sapina siya. Ay, saan na pumunta? Pasok na natin si hen. Hindi nangingitlog. Ayan. Pagka nakapasok, nalalabas siya. Pero dahil sa hindi pa siya sanay pumasok. Nangingitlog na ito eh. Nakanganga na eh. Para masanay na siya. Ayan. So, tingnan natin siya. Ayun, hindi na siya lalabas. Ibig sabihin, hindi na siya mag-iitlog. Ayan. Hindi na siya lalabas. Iitlog na siya dyan. Ayan yung kanyang partner. Lagi ka na lang sa labas nag-iitlog eh. Ayan. Lagyan natin ng basahan para magiging komportable siya. Kaya ayaw pumasok sa kanyang kaitlogan na ginawa ko dahil matigas. Kaya kailangan may nararamdaman siyang malambot. Komportable yung hen natin. Ayan. Ayaw na niyang lumabas. Himas-himasin lang yung ulo. Oh, di ba? Umitlog ka din na maayos. Ah. Tama na yung ginawa mo. Tatlong itlog ka na. Ha? Oh, kailangan mong i-guide talaga. Kasi unang itlog pa lang ni hen. Kailangan siyang i-guide. Kasi kung hindi mo i-guide yan, ay kung saan-saan na lang nangingitlog. Sa labas lang niya iniluluwal yung kanyang itlog. Ngayon, nung maturuan natin, ayan, tatlo na yung itlog niya. Kanina, dalawa sa labas. Ngayon, tatlo na yung itlog niya. Okay guys, sana may nakuha kayong idea kung paano paitlogin sa loob ang ating manok. Kung sakaling ang ating manok ay nasa labas lang nangingitlog. Huwag kalimutan po nating i-like, i-share, higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel. Just the all around.